Ayun, ma'am. So, kapag gagawa ka ng quiz, pick mo lang yung subject, then punta ka sa classwork, and then create, and then add quiz assignment. So, halimbawa, this is your quiz 1. Quiz 1. Then, kung may additional instruction ka, pwede mo namang ilagay dito as an instruction. And then, make sure na nakaselect kung ano yung subject or section na gusto ko mag-take ng quiz. So, kung gusto ko mag-take ng quiz ay BSMT 1B. Kung gusto mo rin yung first section na 1A, pwede ko rin siyang iselect. So, sa number of student, kung sino dyan yung gusto mong mag-take ng quiz, kapag lahat na naman yan sa isang section, huwag mo nang pakilamanan. So, sa points, pwede mamili ka kung ilang points or kung ungraded yung quiz, parang classwork lang. And then, yung due date. So, for example, gusto ko siya open hanggang 27 ng 11:59 PM. Ayun, pwede naman. And then, kung may topic ka na nagawa doon, pwede mo siyang ilagay sa topic. Like, halimbawa, topic mo ay quizzes. So, after noon, click mo lang, ma'am, yung blank quiz. And then, itong blank quiz, say, for example, ito ay quiz 1. Tapos, kung may additional instruction ka, pwede mo ilagay dito sa form description. So, ito pangalanan mo din lang, quiz 1. And then, ito ay multiple choice question. So, dito mo ilalagay yung choices. Ito mo ilalagay yung mga choices. Ayan. Then, kung gusto mo naman ng identification, pwedeng short answer. Dito pala yung question. Short answer. Pag short answer question or ito yung identification, pwede kang maglagay dyan ng correct answer. Say, for example, ay mouth. Okay, correct answer. So, pwede mo siyang i-modify kung ilang points. Pwedeng 5, pwedeng 3. Depende kung ilan. And, done. So, huwag mo kakalimutang laging i-require para hindi ma-miss ng student yung mga question mo. So, kapag gusto mo pa mag-add, click mo lang yung plus. Ayan, click mo lang yung plus. Basta huwag mo laging kakalimutang i-required. And then, kung gusto mong mag-add ng photos, pwede kang mag-add ng image. So, halimbawa lang, search Google Image, say for example, microscope. Magpa-identify na microscope. Ayan, click ko lang siya, then insert. Ayan, so ganyan siya. So, andito, halimbawa, ilagay mo yung question mo. Ayan, dito sa baba, pwede ka maglagay ng question. So, multiple choice, halimbawa, lagi mo lang siyang i-re-require. Tapos, para magkaroon ng parang timer, pwede ka mag-set ng limit kung hanggang kailan lang siya dapat open. So, tsaka kung ilan yung form response para hindi pa ulit sila. So, date and time, kung halimbawa kung gusto mo 27 ng 11:55 PM. Ayan. And then, save and enabled mo lang siya. Okay, so, pagtapos ka na, pwede mo na itong i-exit, makikita na nila. So, kung gusto mo namang i-preview kung ano yung nagawa mong quiz, click mo lang yung parang mata. So, ito na yung laman ng quiz mo. Ayan, so, pagtapos ka na, pwede mo na siyang i-exit. Ayan, tapos na yan. So, yun lang, make sure na nakaschedule siya. Halimbawa, bukas mo pa siya gustong ma-lunch, schedule mo lang. Pero kung tapos ka na, gusto mo na siyang i-assign. Halimbawa, gusto mo na ipa-take ngayon. Ito na siya. So, pwede na yung i-open ng mga student. So, delete ko lang kasi baka masagutan nila.